song coming from the band called Weedus, Teenage Dirtbag, 89.5 Subic Bay Radio. Welcome back, people. Second hour of this radio show. Well, actually, approaching third hour now. You're still with DJ Tommy G, the Hitman. We are coming to you live from the number one tourist destination in Central Luzon. Seven straight years now, Subic Bay Freeport Zone. Hey, what up, everybody? Welcome back. Once again, if you guys want to request for songs, you can text me up 0910-6909-501. Once again, 0910-6909-501. All right. And before we continue, right about this time, we would like to condole with the family and friends of Ate Irene Liacuna, of one of our sisters here in the SBMA. All right, actually a good friend of mine. We go way back. We were like classmates back in high school. We would like to condole with the family of Ate Irene Liacuna. Her father passed away. So last night niya tonight. All right, before his interment. Tomorrow, bukas na po yung kanyang interment, yung father ni Ate Irene. Okay, so families and friends and classmates, batchmates, if you guys wanna visit, pay your last respects. Mamayang gabi na po yung last night niya at St. Peter Chapel, Longapo Memorial. Interment will be tomorrow, Thursday, 2 p.m. at the Subic Prime Gardens. Okay, once again, our condolences to the family of Ate Irene Liacuna, sa mga naiwan ng kanyang dear father, alright, na si Sir Jaime. Okay, ang aming lubos ang aming pakikiramay. Okay, so yeah, yung mga gusto pong bumisita last night na tonight, ang pupuntahang lugar is St. Peter's Chapel in Olongapo Memorial. Okay. And time for me now to give you the latest from the Presidential Communications Operations Office of Malacanang, the PCOO. Palace encourages LGUs to pass ordinances against vaccination slots sale. Ayan, this is hot piece of news, ano? This has been in the news all over. Selling vaccination slots is not allowed as it goes against the principle of equitable vaccine distribution and may compromise the country's obligation with the COVAX facility on the basis of equitable distribution of vaccines, said the presidential spokesperson, Secretary Harry Roque Jr. Okay? Alam niyo naman yung nasa balita, no? Lately, Sus Mariosep, binibenta raw yung mga slots sa vaccine. Hindi pwede yan. Okay? Sabi niya, in terms of legal basis, pinag-aralan ko nga po anong legal basis dyan. The closest I can think of are forms of swindling, kasi hindi naman dapat binibenta yung slot at pwede yung what's this, kung pwede yung paglabag ng ating FDA law, pinag-aralan po natin yan, sabi niya. Okay, Secretary Roque also called on local officials to punish those who will be caught doing so. Ang panawagan nga natin sa mga lokal na pamahalaan ay kung pwede rin magpasa sila ng ordinansa na magpapataw ng parusa doon sa magbebenta ng slots para malinaw po na mayroon tayong legal na basihan para parusahan ang mga taong gumagawa ng ganito. Okay? National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer and Testing Czar Secretary Vivencio Vince Dizon likewise stressed that all vaccines are free and that those who are selling their vaccination slots must be caught and punished. Yep. Definitely. Imagine mo, no? Nag-e-effort yung gobyerno para magkaroon tayo ng vaccine. Diba? Some are donated, some are procured by the government, and then they give the slots to you, and then ibibenta mo, no? Okay? Or minsan yung mga malapit sa kusina, sila pa yung pasimuno minsan, ano? Hindi ko naman sinasabi kung sino, hindi naman natin alam kung sino eh. Pero it's happening, it's ongoing. Imagine that, di ba? Huwag ganun. Okay? Hindi po tama yun, alright? Kung ang involved dito is a civil servant, meaning somebody who works for the government, somebody who works for the LGU, for the barangay, madaling ipunish, di ba? Kasi meron tayong handbook about civil service eh. Dishonesty ito eh. It falls under dishonesty and ano. And
Pwede ba yung ano? Yeah, wala yung abogado natin, ano? Pero yeah, it falls under dishonesty. So, merong may kalalagyan yan. Pero maganda nang magpasa ng ordinansa yung mga LGUs para merong mabigat na maiparusa talaga sa mga gumagawa nito, no? Para kung hindi man siya civil servant, yung gumagawa eh, let's say a private individual, hindi nagtatrabaho sa LGU, mabibigyan pa rin siya ng, mapapatawan pa rin siya ng parusa, no? Okay? So, there you have it. The latest from the PCOO. Palace encourages LGUs to pass ordinances against vaccination slots sale. Okay? And kayo naman po, yung mga nabibentahan yan, you guys are vital para magbigay ng info, di ba? Impormasyon. Magsumbong kayo, isumbong nyo. Di ba? Pag may nag-offer sa inyo, for only blah 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 1,000 pesos, I can get you to be vaccinated. Bibigyan ka ng slot. Sumbong nyo na kagad. Huwag nyo nang patagalin yan. Okay? Hindi pinapatagal yung mga ganyang tao. Walang pinagkalayo yan dun sa ano, sa ayudang binibigay sa atin na hindi nagagamit ng tama yung pondo ng gobyerno. Di ba? Walang pinagkaiba yan dun eh. Walang pinagkalayo dun. Hindi pinapatagal yung mga ganyan. Sinusumbong agad yung mga yan at dapat ikulong. Okay? Para hindi na, kasi you're damaging the ano eh, our resources, our efforts, dinadamage mo eh. Di ba? Nag-e-effort yung gobyerno, gumagastos, resources. Tapos, eto ka, loko-loko. No? Di ba? Okay? Kaya dapat talaga hindi tumatagal yung mga ganyan. Ikulong na agad. With due process, syempre. What I mean is, magandang mapigil agad, di ba? Yung mga ganyang aktibidades at gawain para magawa naman ng gobyerno natin yung tamang dapat gawin, yung kanilang pinapa-implement at pinapatupad, di ba? Ginagawa natin ng kalokohan eh. Galit na ba ako? Hindi naman, medyo lang. Inis lang ako eh. Pag ganyan, naalala ko kasi yung ano eh, marami ako na encounter na ganyan eh, na gumagawa ng kalokohan. Nanggigigil ako eh, gusto kong sakalin. Pero hindi mo pwedeng gawin kasi nga, di ba? Babalik ta rin ka pa eh, di ba? Ikaw pa yung gumawa ng masama, nanakal ka eh. Pero ang totoo, yeah, yung mga gumagawa ng ganyan, ang sarap talaga sakalin, di ba? Tinatarantado yung ano, inisyatibo na para sa ikabubuti ng lahat, di ba? Right? Okay? So let's just play this song, pampababa ng ano, pampababa ng blood pressure ko. Pampababa ng inis ko dun sa ano, si... Hindi, wag na, wag na. Sabihin yung mga pangalan. May mga kilala akong tumatarantado sa... Mais kayo, ha? Here's December Avenue. This is called Kahit Di Mo Alam on 895 Subic Bay Radio.